matatapos ang ating araw kung wala tayong doctor na guest din, wow! Di ba? Hi, Doc! Yan, let's all welcome Dr. George Season. Dito po tayo, Doc. Yan, kasi ang pag-uusapan natin for this morning about cardiomegaly. Ayan, tama ba ako doon, Doc? Enlargement of the heart. Yeah. Yan. So ano-ano, bakit ba nagkakaroon ng enlargement of the heart? Well, commonly yan pagka nagkaroon ka na ng long-standing hypertension or high blood at hindi tama yung treatment, isa sa mga complication yan. Iba naman, nagkakaroon sila ng coronary artery disease, no? Nagbabaray ugat sa puso. So magsasuffer yung heart muscle, umamaga din siya. Sino? Then yung mga rheumatic heart disease din, nasisira yung valvula because of rheumatic fever. Yan, maraming causes. Doc, sinong mas at risk dito sa sakit na to? Mga lalaki ba o mga babae? San mas common to? Well, sa statistics naman eh, mas at risk ang mga lalaki at the age of 40 to 55 to 60. Pero pagdating ng menopause, 55 and above, ang female, humahabol na rin, nagka-catch up. So, nagiging equal na sila sa risk pagdating ng postmenopausal age. What about stress? Nakakonsider din ba yan? Ano, nagkakos din ba yan ng enlargement of the heart? Stress kasi is one of the risk factors eh. Marami risk factors that can cause heart enlargement. Ganyan, high blood, diabetes, ischemic heart disease, valvular disease. At saka sa mga bata naman yung congenital heart disease. Doc, may illustration po tayo dito ngayon. Pakita naman natin, paano mo ba masasabi, madi-differentiate yung isang normal dun sa isang dilated heart na? Yes po, go ahead, Doc. Itong interior or inside of the heart, pinapakita sa atin yung mga chambers of the heart. Yes. Ano? Meron tayong left ventricle, left atrium, right atrium. Ang usual na namamaga sa puso, yung left side, if you talk about high blood pressure or ischemic heart disease, ito, namamaga ito. Yung buong yan? Oo. Okay. Pwedeng mag-balloon out or mag-dilate pag humina na yung muscle because of long-standing high blood or ischemic heart disease or even diabetes. Okay. So left side nang talaga namamaga, no? Ngayon, may tinatawag tayo na cardiomyopathy. Pag nadamay na yung left and right, medyo advanced na yon. So, umpisa, left muna mamaga. But eventually, pagka hindi na gamot ng tama, pati itong right side mamamaga. Nadadamay na. So, it's going to be a global enlargement of the heart. Ang tawag natin dyan ay dilated cardiomyopathy. Dilated is lumaki, namamaga or balloon out. Pag ganun, medyo poor chance of survival na yan. Okay. Candidate na sila sa heart transplant. Okay. Doc, kapag sinabi mong namamaga, ang ibig sabihin ba nun, ano yung mga signs and symptoms na makikita natin? May pain na ba dyan na involved sa isang tao? Hindi na pain eh. Yung pain sa umpisa lang yun. Opo. Pag ang cause nito ay yung mga, ito yung outside of the heart. Yes po. Pagka nagbara yung mga ugat supplying the muscle of the heart, so may injure yung heart muscle, eventually, magkakaroon ng scarring kung mag-survive. And then, pag nag-scar na siya, magda-dilate na yan. Yan, that will lead to enlargement of the heart. Okay. No? Doc, may normal na laki lang ba or size of the heart? Tapos, paano mo makonsider na enlargement na yon? The simplest way to know kung meron kang heart enlargement, yung face mo. Kasing laki dapat nun. Kasing laki na dapat nun yung heart mo at your age. Ano? Okay. So pagka nagpa-x-ray ka, tapos yung heart shadow mo ay lumagpas na sa silhouette or sa size of face. Enlargement agad yun? Enlarged na. But the best way to check that ay ECG and more confirmatory is to the echo. Doc, usually paano po inuumpisahan ng management yung mga pasyente may cardiomegaly? Ginagamot namin muna yung cause. Pag may high blood to, kailangan gamutin mo ng aggressively at saka adequately. Kaya Doc, parang kung kanyari, ano, structural problems like valvular, ano po, like valvular conditions po, MVP, MR? MVP. Pag MVP, hindi masyadong delikado yung MVP to cause heart enlargement, lalo na kung mild lang siya eh. Pag MR?
Pero pagka lumaki na yung leak, yung backflow, masyado nang prolapse yung mitral valve, valve replacement na yan. Oh. Well, for some specialty centers, i-re-repair nila yan. Mm-hmm. Pero sa atin, mahirap nang gawin yun, pag lalo na pag severe MR. Mm-hmm. So, kailangan talaga ng valve replacement. Mm-hmm. Doc, yung may mga heart enlargement ba, may limitations na sila? Like, yung hindi na sila pwedeng mag-extraneous activities? Oo. Bawal na po ba sila noon? Or guided na lang, supervised? Kasi pag kailangan meron na tayong parameters to tell them kung hanggang saan ang kanilang maximum capacity, no? Kasi hindi na nasusunod yung heart rate max, parang ganun. Isa yun sa mga parameters. Okay. Kasi pagka enlarged heart na or namamaga ang puso, mahina, humihina na yung pump because yes. of the enlargement. So pag humihina na yung pump ng heart mo, hindi ka na rin makakapag-perform ng maximum capacity ng activity or exercise. Madali ka nang hingalin. Mm-hmm. So yun ang isang symptom, shortness of breath. Mm-hmm. No? Let's say going upstairs, yes. one flight lang, hingal ka na. Hingal ka na agad. Yun, maaaring mahina na yung pump ng heart mm-hmm. mo. Mm-hmm. So pag ano, kailangan na ng intervention gaya ng gamot or surgery kung talagang kailangan ng surgery. Mm-hmm. Yung gamot na yan, like for example, may mga over-the-counter ba tayong gamot for that? Mahirap ang over-the-counter. Kailangan talagang specialist kumansulta. Ang magbibigay ng gamot para dyan. Mm-hmm. Kasi may mga gamot na masama para sa mga may heart enlargement. Yes. So kailangan talagang mm-hmm. specialist. And si Doc kasi, meron silang tinatawag na, ano yung activity nyo for World this World Heart week? Day. World oh. Heart Day. Oh. Kailan po yan, Doc? This coming Sunday, September 27, pwede na i-plug. Sige kasi po. Ako yes nag, po. Ako yes ang po. Nag-organize ito eh. This is a international or global mm-hmm. celebration of World Heart Disease Prevention mm-hmm. and Health Promotion. So, isa tayo sa mga 124 member countries ng World Heart Federation. So every September, yung last week of September, nakikisa tayo sa celebration. Kaya sa September 27, kailinsabay ito sa iba-ibang countries, meron tayong World Heart Celebration sa Barangay Socorro, sa Murphy, sa Cubao. Mm-hmm. It's near Campa Ginaldo. So everybody is invited if you're within the area. Ano po mga activities nyo nun, Doc? Meron tayong free medical check-up. Focus on the heart. Mm-hmm. Meron tayong mga cholesterol test, libre, sugar, oh. ECG, and 2D echo. Meron, wow, mamahal magpa 2D echo. Oh, dito sa Mantalahina, libre. Ang 2D echo mahal. So on-site registration po yan, Doc? Merong on-site, meron namang pre-reg na tinatawag advanced registration. Pumunta sila doon, bibigyan sila ng parang pass or ticket para ma-admit sila. Kasi medyo may limitation din yung lugar eh. Okay. Oh. Tapos meron pang mga Okay po. Meron pang mga lectures. Isa 'to sa mga importante. May mga lectures kami about prevention of heart disease, diabetes, high blood. Tapos meron pa kaming demo sa first aid and CPR, yung cardiac life support. Yes. Dapat lahat matuto nito. Totoo. So magdadala kami ng mga dolls, yung mga resusian para matuto para ma-educate natin itong mga pupunta ho dito sa inyong event. Yes, so it's very important ito. Lastly, Doc, pag gusto nila magpa-consult sa inyo, saan po ba nila kayo pwedeng tawagan or makita? Nandun ako sa Medical Center Manila, Monday to Friday. Nandun ako sa Makati Medical Center, Monday and Friday. At St. Luke's, Quezon City, nandun ako Tuesday, Thursday, and Friday. Ayan. Thank you so much, Dr. George Ciso. Thank you very much, Thank you. Supportahan natin yung kanilang activity. Good luck po sa inyong event. Oo, salamat.